Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng bagong buhay. Ako'y pinakawala ng Panginoon sa kulungan ng aking bisyo. Panginoon, nasaan ka nung kailangan kita? Sa buhay ko, ikaw. O Panginoong Jesus, ikaw ang aking kanlungan, pag-asa at lakas. Suliranin ko, ikaw. Hinaalay ko ang aking buong buhay sa iyo, Panginoon. Puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Ating tunghayan ang mga pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Iba't ibang kulay at kwento ng buhay na puno ng aral at pag-asa. Saksihan ang walang upas na pagmamahal ng Panginoon na bumago sa kanilang mga buhay. Ito ang Bahaghari! At ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Sister Vergie Aurelio sa ngayong edisyon ng ating programa na pinamagatang Pananampalataya sa Diyos. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, nang kami ay nandoon na sa St. Luke's, sa kanilang information section, nagdadasal ako na kung sinong cardiologist ang ibigay sa amin sa oras na iyon. Siya ay yung doktor na gagamitin ng Diyos upang ipahayag sa amin ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng aking kapatid. Nirefer nila kami sa isang cardiologist at pumunta kami sa kanya. Inulit ang to the echo sa kanyang heart. Nang sumunod na araw, pumunta kami ulit sa St. Luke's upang kunin ang resulta. Nang nandoon na kami, based on what I have seen in the result of my diagnosis, wala namang diferensya sa heart. Ha? Walang diferensya sa heart ng aking kapatid? Ibig sabihin, hindi niya na kailangan operahan? Doc, totoo bang sinasabi mo? Wala akong diferensya sa heart? Oo, totoo ang sinasabi ko. Wala akong nakitang diferensya sa iyong heart. Normal ang iyong heart. Praise the Lord! Praise the Lord, Toto! Wala kang sakit sa heart! Yes! Wala kang sakit sa heart, Toto! Oo nga ni. Lord, salamat sa iyo. Salamat sa pagpapagaling mo sa akin. Mangiyak-iyak kami ng aking kapatid na nagpapasalamat sa Diyos sa kabutihan niyang ginawa sa amin. Bago kami umalis sa St. Luke's, sinabihan kami ng doktor na magpa-check up kami sa doktor namin dito sa Iloilo at ipakita ang resulta ng to the echo ng aking kapatid. Ngunit sa aming isipan, hindi na namin kailangan gawin iyon dahil sa pinagaling na ng Diyos ang aking kapatid. Life is an altar where I want to offer my soul and my mind and strength. Cleanse by your mercy to live a life worthy of the one who called my name. Jesus, be glorified. Jesus, be magnified. Let me be a pleasing sacrifice. Jesus, be glorified. Jesus, be magnified. Here at the altar, my life
life is an offering. How could I not love you? You offered my rescue, raised me up from death. Kapatid, sinabi ko sa kanya ang ganito. Toto, paniwalaan mo lang ngayon na lubusan ka ng pinagaling ng Panginoon. At dahil dito, ipakita mo sa Diyos ang pagpapasalamat mo sa Kanya. Tanggapin mo ang komunidad ng Diyos Gugma sa Kailes. Opo nga, Nene. Alam mo, tatanggapin ko ang Diyos Gugma doon sa Kailes. Mag-o-open kami ng prayer meeting doon sa bahay sa Kailes. Lord, gamitin mong aking kapatid. Ipakita mo sa Kanya na talagang makapangyarihan ka na Diyos. At Lord, maraming salamat sa pangyayaring ito sa aming buhay. Maraming salamat sa pribilyo na binigay mo sa amin na makapaglingkod sa iyo. Nabuksan ang community ng ang Diyos Gugma sa Carles. Simula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin ang Diyos Gugma Carles Chapter. Mga 6 na taon na ang nakaraan na magsimula. Totoo talaga ang sinabi ng Panginoon na kung ano ang kanyang inumpisahan, kanyang tatapusin. Pagkaraan ng 2 taon, dumating ang araw ng aking bunsong kapatid na isang guro ay na-diagnose sa sakit na papillary carcinoma thyroid. Dahil sa sakit niyang iyon, dinakip siya ng nervyos. Hanggang sa dumating ang oras na sa bahay na siya natutulog. Para sa kanya kasi, parang secured siya kung nandoon siya sa bahay dahil pinipray over ko siya. Kumirito ng aking pagsisilbi sa iyo sa pamamagitan ng ang Diyos Gugma Community. Lord,
I-prove sa aking kapatid na buhay at makapangyarihan ka na Diyos. I-prove sa kanya na totoo ka na Diyos, na ikaw ang nagpagaling sa akin at ikaw rin ang nagpagaling sa heart ng isa kong kapatid. I-prove mo sa aking kapatid, Panginoon, na ikaw lang ang may kakayanan na pagalingin ang kanyang cancer at ikaw ang Diyos na magpapalaya sa kanya. Nawala ng boses ang aking kapatid sa bagay na unti-unti siyang nawala ng pag-asa. Kahit napuntahan pa siya ng kanyang mga kasamang guro, ay parang walang kasiglahan na makikita sa aking kapatid. Kaya sinabihan ko siya, "Huwag kang mawala ng pag-asa. Boses mo lang ang nawala. Ngunit naniniwala ako na kung patuloy lang tayong manalangin, ibabalik ng Panginoon ang iyong boses." Araw-araw nananalangin kami para sa aking kapatid at wala pang ang isang buwan ay bumalik na ang boses ng aking kapatid. Nag-undergo ng operasyon ang aking kapatid. Pagkatapos ng operasyon ay nag-undergo siya ng radiation ng makaisa lang. Patuloy namin siyang pinare-over ng aking mga kasamahan sa Dios Gugma community at patuloy din siyang umaattend ng prayer meeting tuwing Webes. Pagkatapos ng 3 buwan, muling nagpa-check up ang aking kapatid at nagpa-CT scan. At salamat sa Diyos, ang result ay naging negative na. Taon-taon ay nag-undergo siya ng CT scan at simula noon hanggang ngayon, negative ang result. Praise God! He is not confined, He can fight. He will not resign. He resounds. He is not restrained. Oh, hear the sound. Oh, hear the sound. Rocks are falling, the broken calling to the God who moves the mountains. The earth is shaking, the weary waking, to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains, yeah. He is not surprised, He surrounds. He cannot be stopped, He astounds. He is drawing near, oh hear the sound, oh hear the sound. Rocks are falling, the broken calling to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains. The earth is shaking, the weary waking to the God. The God who moves the mountains, yeah. Oh, you move the mountains. You say speak, and we say move. You say watch, what you can do. You say trust, and then you prove. You're the God who moves the mountains, the God who moves the mountains. You say speak, and we say move. You say watch, what you can do. You say trust, and then you prove. You're the God who moves the mountains, the God who moves the mountains.
Panginoon ay nagpahayag talaga sa aming pamilya. Sa aking parte naman, tinupad ko talaga ang aking pangako sa Panginoon na magsilbi sa Kanya ng aking buong buhay. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi ako tumigil sa paglilingkod sa Kanya. Inyong napakinggan ang isang kabanata sa buhay ng ating kapatid kay Kristo. Abangan ang susunod na yugto ng ating kwento. Bukas, dito lang sa ating programa, Bahaghari.